Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napapaisip kung bakit parang napakahirap sa inyo or napakaganit ng swerte? Yung ba tipo na ginawa na ang lahat pero lagi pa rin kulang at kulang? Ngayon po mga bossing, ako po yung may share po sa inyo para mag-stay sa inyo ang swerte, lalo na tungkol sa usapin ng pera mga bossing. Ang akin po yung share po sa inyo ay isa sa mga subok na napakaswerte. Kailangan lamang po mga bossing ko ay may 100% kang paniniwala sa ganitong mga pamamaraan. At syempre mga bossing ko, bukod sa pampaswerte, kailangan po mga bossing ko ay maging masinop din po tayo sa pera. Baka naman po mga bossing, gawa tayo ng gawa ng mga pampaswerte. Nirakit na po natin lahat. Kaya po laging ubos ng pera dahil kahit wala kakwenta-kwentang bagay ay binibili po natin. Kailangan ngayon taon na ito ng 2023 mga bossing ko ay bago-baguhin po natin ang ating sistema. Wala naman pong halaga mga bossing ko ay huwag po na natin ito na bibilin mga bossing. Unahin po muna natin mga bossing ko yung ating mga yung talagang araw-araw na kailangan. Kagaya po ng pagkain, kagaya ng mga sabon, yung mga syempre kailangan tayong maglaba. At basta yung mga importante mga bossing. Yun muna mga unahin po natin mga bossing. Kasi minsan kahit gawa tayo ng gawa ng pampaswerte pero tayo naman pala yung napakagastador. Yung ba tipo na nagkaroon tayo ng pera pero hindi tayo mapakali mga bossing ko kung paano ito uubusin. Laging kapag nauuna lagi ang luho mga bossing or kaya po nauna muna ang luho bago magbayad ng utang mga bossing. Kasi ako po mga bossing ko ay napagdaanan ko po yung mga nalubog sa utang mga bossing. Pero hindi naman dahil sa luho mga bossing. Dahil naman sa nagsimula akong magnegosyo dahil sa utang. Nagsimula akong magnegosyo sa utang mga bossing. Kaya nagtapos ito patong-patong na utang mga bossing. Kaya para naging lesson sa akin mga bossing ko. Para halimbawa tayo po mga bossing ko ay wala pang kakayahan na magnegosyo, ipon lang po muna tayo ng ipon mga bossing. Kasi mahirap po magsimula talaga sa utang mga bossing, lalo na sa panahon ngayon. Talaga namang hindi pa bumabalik or kaya hindi pa talaga yung lumalakas ba mga bentahan mga bossing. Talagang kailangan po muna ay maghigpit ka ng sinturon. Ayan. Ngayon po mga bossing, di ba, yun nga pong kasabihan na habang maiksi ang kumot ay matutong mamaluktot. At kapag po tayo ay nakaluwag-luwag, saka tayo mag-iinat-inat. Pero huwag naman masyadong inat mga bossing. Ako po mga bossing, ma-share ko lang. Wala po akong mga brand new na bag mga bossing. Yung talagang mamahalin. Wala po. Mga class A lang or kaya sa divisorya ko lang po binili. Na meron nga po ako kakilala mga bossing. Hinaplos pa yung bag ko. Bagamat yung bag ko, pirata naman po ito. Hindi. Kumbaga hindi po siya original talaga mga bossing. Ayun nga po mga bossing. Ako yung napintasan pa. Pero hindi ako nag-ano. Kasi ano po mga bossing, hindi naman ako ganun. Hindi po ako maano sa mga ganyan. Kaya minsan mga sanong-sano ako, anong pangalan yun? Tinatanong ko pa ako anong pangalan yun. Kasi hindi ako maano sa mga mamahalin. Kasi iba-iba naman po tayo ng gusto mga bossing. May mga tao talaga na mahilig sa mga ganyan. Kumbagay, walang basagan ng trip. Ngayon po mga bossing, kumbaga ngayon, kailangan po tayo po ay kung maraming pangarap sa buhay, double time sa pagkayod, dagdagan natin ng pampaswerte ang buhay po natin. Pagkatapos mga bossing ko, maging ganyan tayo sa pera. Kailangan pag-isipang mabuti ang bawat paggastos ngayon taon na ito ng 2023. Yan yung naka-mindset sa akin. Kaya kailangan mga bossing, lalo na kung marami kang pangarap sa buhay, yan po mga bossing ko, ay makakamit natin. Walang imposible. Basta ikaw ay masipag, ikaw hindi nakakalimot magdasal at dagdagan ng pampaswerte. Ano po ba ito mga bossing? Dahil ngayong araw na ito ay unang Martes ng unang pasok ng buwan ng January mga bossing. Subukan nyo po ito upang sa ganon, ngayong taon na ito ay masigit po tayong maka-attract ng swerte. Yan, yung mga nasa isipan nyo na hindi ko kaya, mahirap magsimula, mahirap sa ano. Mga bossing, wala po imposible, lalo na kung marami kang pangarap sa buhay. Sa ano po natin mga bossing, hindi kailangan na ikaw ay matalino, hindi kailangan, kasi ako po mga bossing, hindi ako matalino. Talagang aminado po ako mga bossing. Hindi ako matalino sa klase mga bossing. Ako po mga bossing ko, bagsak-bagsak pa at minsan dinadaan ko lang sa project mga bossing para lang makapasa. Ngayon po mga bossing, wala naman po yun sa ganyan. Nasa ano po yan, nasa sipag lang po talaga ng tao mga bossing. Ngayon po mga bossing, para po may patutunguhan ng ating kasipagan, kailangan po natin mga bossing ko ng simple mga pamamaraan. Kasi once meron kang ganito, mas nagiging positibo sa buhay. Kailangan po natin ng bulak. Ang bulak mga bossing para gumaan ang daloy ng swerte. Kailangan din natin ng barya para mabilis ang pasok ng swerte. Ngayon po mga bossing, dahil ang barya ay metal, patatataging ka nito. Di ba matigas po ito? Kahit pipitin nito ng pipitin, hindi po siya magkakrak po kaagad. Napakatibay po nito mga bossing. Ngayon po mga bossing, ang bulak naman para mas maging magaan ang daloy ng swerte. Ito pong ating barya, hugasan muna natin mga bossing. Pagtapos natin itong hugasan,
patuyuan natin sa sinag ng araw. Ngayong umagang ito mga bossing, pero in case na hindi nyo ito napanood, kung kailan nyo ito napanood, at ikaw ay nasa mood, at ikaw po ay gusto nyo po itong gawin, lumarga po kayo. Ngayon po mga bossing, edi pagtapos nyo po itong hugasan, patuyuan sa sinag ng araw, pagsamahin po natin ang perfectong sangkap ng barya at ganoon din po ang bulak. Ngayon po mga bossing, mag-wish ka na nakaharap ka sa may silangan na 6:30 or kaya po ay alas 7. Matatapos ating mga pampaswerte hanggang alas 8 lang ng umaga. Mag-wish ka, sa pamamagitan nito ay magtutuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa akin. Kailan man na hindi na ako mamumblema sa pera, puro swerte ang darating sa akin. Lahat ng mga pangarap ko ay matutupad. Ganun po ang mga pag-wish, walang gamit na sana, direct to the point. Pagtapos po ay mag-wish mga bossing, pwede nyo siya ilagay sa isang net. Pagtapos, dalhin kahit saan kayo magtungo. Pwede rin naman po ito mga bossing ko na ilagay sa bags, ilagay sa bulsa, ilagay sa pitaka. Or kaya pag sa gabi mga bossing, pwede nyo rin itong iipit sa inyo pong unan. Upang sa ganon, kayo pa'y magkaroon ng masarap na tulog at hindi po kayo talaban ng mga negatibo. Sabi nga po nila mga bossing, habang tayo natutulog at hindi tayo nakapagdasal at wala kang proteksyon, ay maaaring talaban ka kagad ng mga negatibo. Dahil mga bossing, habang nagpapahinga ang ating diwa, yung mga negatibong yan ay nagkalat at maaaring kapag wala kang proteksyon ay kapitan ka nito. Kaya mas mainam mga bossing ko na meron kayong proteksyon. Ngayon pa mga bossing, kung kayo pinaniwala at naisyo po itong gawin, subukan nyo po ito mga bossing. Basta lagi kang magkukol ng panalangin at maging positibo sa buhay. I-mindset nyo na na itong taon na ito ay simula na ng tagumpay po ninyo sa buhay. Makakamit nyo ang lahat na matagal nyo ng pinapangarap, kagaya ng magkaroon ng sariling negosyo na dito ka nayayaman, kagaya ng magkaroon ng malaking bahay, magkaroon ng magagarang sasakyan, magkaroon ng lahat ng mga bagay na pinapangarap po ninyo mga bossing. Walang imposible sa taong masisipag, walang imposible sa taong madiskarte, walang imposible sa mga tao na hindi nakakalimot magdasal. Wala rin po imposible kung kayo pa mga bossing ko ay kumbaga hindi lang hanggang pangarap. Yung batipo na tayo po'y kumakahid kalabaw at hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Ngayon pa mga bossing, kung kayo po'y naniniwala at naisyo po itong gawin, mas mainam din po na huwag niyo po ito mga bossing ko yung ba tipo na gusto sa pangarap lamang, tapos yung tipo na pinagsasabi po ko agad yung mga ginagawa pong ganito mga bossing, mas mainam po na huwag nyo muna itong ipagsasabi para matupad ka agad yung ating mga hinihiling. Kasi mga bossing, ma-share ko lamang, kung kayo po mga bossing ko, chika ka agad ng chika, huwag ginawa ko ito, kumbaga kahapon, nagsulat ka ng ganito, tapos gumawa ka ng ganito, pagtapos bigla po mga bossing, kung nakita nyo yung kaibigan ninyo, na-share nyo po agad na, huwag gumawa ko ng ganito, gumawa ka rin ng ganito. Yan po mga bossing ko, ay hindi po, kumbaga, hindi magkakatotoo kung ano may hiniling ninyo kasi nachichika ka agad. Malay nyo, yun yung pong pinagchikahan, hindi naniniwala, na kontra po kayo kaagad. Or kaya, yung pinagchikahan ninyo, naingit ka agad sa inyo, naisip na, ay baka umaman nga ito mga bossing. Meron ako kakilala mga bossing, dati inalo ko na ano, ayoko nga, hindi kita bibilhan kasi baka umaman ka pa. Yung mga ganun salitain mga bossing. Yung po mga bossing, hindi naman mapigil niya kaya nabuka na sa bibig yung kanya sobrang inggit mga bossing. Kaya mas mainam po mga bossing ko, isimple nyo na lang na gawin ito na wala na kahit sino man ang nakakaalam. Kung naniniwala po kayo sa mga itong mapamamaraan, ay mainam po na subukan nyo po itong gawin. Ngayon po mga bossing, kung kayo po naniniwala at naisyo po itong gawin, asya, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, subukan nyo po ito. Yung lang po mga bossing, salamat po.